Hi guys, welcome back sa ating channel. It's Wing again na naman. So guys, pumunta ako dito sa ano guys, may mamili tayo ng manok na itong manok na ito ay ano bang tawag? Rhode Island Red Chicken. So ito po, kasi may namataan kasi dito na may nagbibenta nga. O yan, mayroon nga talaga. Ito pong manok na ito guys ay ang tawag nito Rhode Island Red Chicken. Yan, hirap naman big kasi nitong name nito. So ito po ay pag lumalaki ito, yung isang manok ay magiging 4 na kilo. Yan po. So yung itsura niya ay ano, yung kulay ba niya nag orange. Orange po pagka na ano daw yan, kapagka na pagka lumaki red and then may halong black ganun. No, so medyo malalaki daw itong mga manok na ito. So may nagbebenta kasi sa sisiw. So may nagbebenta na sisiw pa. So ito po ay ang isang piraso nito ay nagkakalaga ng 100 pesos. Kapag ka medyo lumalaki-laki na siya ng konti, by set na daw siya. So isang lalaki, tatlong babae, isang set is 2,500 ganun, mga ganun. Ito po ay sisiw pa. So medyo mura-mura lang ang pagbenta nila. Ito po ay likas na talaga sa kanya yung orange na kulay. Kasi nga ito ay galing sa USA na variety na manok, yung Rhode Island. So dinadala dito sa Pilipinas para ipa-breeding. So marami na din ito nagbebenta ng mga ganito sa Davao City. Marami na siyang nagbebenta ng ganito. Minsan swertihan ka na kung makakabili ka ng mura. Yun. Ito ay sisiw pa nga, medyo mura-mura lang, 100 per each. Kaya lang, hindi mo masisigurado na ito ba'y, ayan, nalaglag tuloy. Buti ano. Hindi mo masigurado kung ito'y mabubuhay ba lahat pagka bumili ka. At sa ano lang din, swertihan lang din kapag nabuhayin ka ng ganitong manok pagka'y sisiw pa. Pag bumili ka naman kasi ng isang set, medyo mahal na. No? Isang lalaki, tatlong babae na manok. No, medyo malaki-laki na isang set na yon. So ito, ewan ko kung paano na ito nailabas sa farm nila na binibenta sa public market. So dinadala kasi nila yan. Madalang lang nagbebenta niyan. Isang taon, isang beses lang siyan pumupunta sa merkado ng lalaki na yan, nagbebenta niyan. So marami ding bumibili ng sa panahon na yan, ayan na, pinipili ko yung mga medyo magaganda, ay subukan kong bumili, pang sa ganun makapag-breed tayo ng ganitong mga manok, ayan, marami ding pinapakyaw nga nila eh, ayan, nakisingit lang ako na baka pwede pa akong makabili. So ayan po si Kuya, siya po ang nagbebenta, 100 each ang benta nila. So ito daw ang karne nito, masarap ang karne nito. Yung itlog nito, masarap din. Kaya lang, yung pag nang tuwing nangingitlog ito, hindi na nila nililimliman. Kumbaga, binabayaan nila, hinahayaan nila yung itlog. Kasi itong manok na ito, hindi sila kailangan yung itlog nito ay ano, i-incubate mo para mamisa siya. So ang purpose nito kasi daw, ang manok na ito ay nangingitlog lang. Mangingitlog lang siya ang purpose nito. Ang mangingitlog. So, yung mga kasama ko na bumibili, nag-alaga na din sila niyan, saka nakaproduce sila ng mga itlog ba. So itlog lang ang pwede mapakinabangan nito guys, nung manok na ito, at saka yung karne. Masarap pa daw ito sa native na karne guys. No? Ewan ko lang, hindi ko pa kasi nasubukan itong Rhode Island Red. No? Hirap naman ang bigkasin. So ito pong lalaki na ito, pinipili niya kung anong babae, kung anong lalaki. So alam na niya. No, kasi ano, pagka matulis daw yung puwitan, ibig sabihin lalaki. Kapag malapad yung naman yung puwitan, ibig sabihin babae. So pinipili niya kung anong babae ba yan o lalaki ba yan, kasi may mga bumibili na puro gusto niya puro babae, puro lalaki. So tinitingnan niya ang puwitan, guys. No? Yan, mga kawin. So marami ding bumibili nito. Yan, by 3 pinapakyaw nga eh. Buti nga may nakakuha pa ako ng konti lang nabili ko, kasi nga subukan ko lang naman, baka hindi ako mag-success nito.
kasi nga ito'y masarap daw ang curry nito at saka hindi din masilan sa pag-aalaga nito, hindi din siya sa mga kumbaga hindi siya masilan sa mga mga sakit-sakit, mga sipon-sipon. So okay daw itong manok na ito. So susubukan ko din kung baka makapabuhayin ako nitong manok na to. So yun lamang guys, salamat sa panonood. Na-share ko lamang itong aking mga ginagawa ko sa aking pong buhay. So yun lamang guys, salamat sa panonood and please subscribe po. Bye bye.